Yes, morning everyone. Yes po tayo lahat. Okay, so sige. Ang oras na natin ay 10:53. So, ibig sabihin, maging na rin ako natin. Amen. Excited ba kayo? Amen! Okay, sige. I-conclude natin ang Luke 18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the anointed one. Best clap already sa ating Diyos na buhay, okay? So, natutuwa po ako, ano na, sabi ko kamalina, ano matututuwa si Ate Leti. Siya kasi yung pangalawang pamilya na pinuntahan ng Heart to Heart Fellowship. Ano? At natutuwa tayo sa patutuon niya na kasi kapag na mayroon gawain sa bawat tahanan, ano, kaya natin pinupuntahan para maabot natin, may pag-pray yung family, yung tahanan, at marinig natin kung ano yung kanilang mga sitwasyon, ano, at bilang mga kapamilya, spiritually, ano, we are family, spiritually, ikit pa tayo sa kapamilya sa laman, sabi nga kasi ang ating pagiging pamilya is about being in spiritual, ano, tayo ay magkakapatid sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Amin po ba? At na binigyan natin ang kanilang mga prayer requests at ang sabi nga niya, sabi ko, ah, tama, sabi ko, ate natin, tuloy ng general, sa iyo, ano bang hinihingi mo? Pero ang sabi nga, gusto nga niya magdala sa service. Pagpunta nga naman nila sa Kaldong, ano, alam mo natin, napakalayo yung lugar. Pero alam niyo, nakakatuwa ang Lord, kasi ang bilis lang. Kailan lang yun natin ready para 2 weeks na wala, di ba? O 1 week, parang nakampas lang ng 1 week, ano? Ang bilis ng sagot ng Lord sa kanyang panalangin. So napansin natin, ano, at yun yung ginagawa natin sa mga tahanan. Kaya sabi ko nga, open yung bawat tahanan ninyo para makapasok tayo sa ating fellowship, ang Heart to Heart Fellowship. At Friday, nandun tayo sa pamilya ni Kuya Aljoy. Ano sila yung pangatlong pamilya na pinuntahan natin para sa ating Heart to Heart Fellowship. So ang prayer naman doon is about, syempre, yung financial, ano, and then yung kanyang kapatid na may sakit ng time na yun. Kumusta na siya, Aljoy? Okay na po. Okay na? Hindi na siya, grabe yung ugun niya. Okay na po. Ha? Diba? Okay na. Yung bunso nila, liit lang, pero nung dumating kami, talaga yung kanyang ubo ay dry cup. Ano, napakalalim. Tapos, basta, iba yung ano niya, iba yung hininya niya talaga. Ano, dali lang mayroon siya sa ubo niya. Pero glory to God, nandun tayo, pinag-pray natin yung family at yung tahanan. Ano, glory to God siya, nagsabi okay na yung kapatid niya. Kaya palakpakan natin ang Lord. Amen! So, maraming may ginagawa ang Lord, ano? Tandaan natin yan. Kaya kapag tayo may nawain, ano? Doon lang tayo. Kasi lagi may magaganda gagawin ng Diyos na hindi mo inaasahan. Amen po ba? So, yun ang gusto ng Lord. Maranasan natin yung kanyang kapangyarihan. Amen po ba? So, ngayon, ang ating topic for today, ang ating pambagat is, you can fight fear because God is with you. Okay, you can fight fear because God is with you. Naniniwala ba tayo doon? Na kaya nating labanan ang takot dahil kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. The best na. Ayan. Okay? So kaya pinamagatan nga lang kasi alam niyo, kapag tayo ay may relasyon sa Diyos. Amen? Kapag tayo may relasyon sa Lord. Kapag ano mang sitwasyon ng buhay natin, ano man ang pagkakaanan natin, hindi natin mararanasan yung takot o mararamdaman yung takot. Amen po ba? Amen. Okay, ready na ba tayong lahat? Amen. Sige, before we start again, gusto ko lang minsan manalangin. Sige, ating ipigit mo rin ang ating mga mata. Dakilang Diyos sa mga banal, patuloy po ako nagpapasalamat sa oras na ito at
paminsan pa, O God, ninakumo ang bawat panyapak sa templo mong ito, paminsan pa, ikaw ay aming makapiling, O Lord, makaniig sa lugar na ito sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Samahan mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na siyang mag-guide sa amin, magpapaunawa sa amin, patungkol sa banal na salita na aming pag-aaralan sa umaga nito. Walang ibang mata, O Diyos, kundi ang dakilang pangalan, walang ibang maparangalan. Kaya Lord, marami pong salamat ngayon palang kinimplay na namin ang amazing victory, amazing miracle, amazing faith, lahat ng amazing na bagay, Lord, ipaparanas mo sa amin lahat sa oras na ito. At sa iyo lang po namin binabalik ang pinangatas na papuri at pasalamat. Sa pangalan ni Jesucristo, everybody say, Amen. Okay? So yun na, you can fight fear. Sino maniniwala doon? Because God is with you. Sino nang nakaranas dito na nagkaroon siya ng takot? Naniniwala ba tayo na lahat tayo nakaranas ng takot sa buhay? Ano? Lahat tayo ay may mga bagay, tao o sitwasyon, even yung kamatayan, kinatatakutan natin. Amen po ba? Amen ba? Okay. So, ang tanong dito, sino dito sa atin ang walang kinatakutan? Wala ang siyang bata. Nung bata pa kayo, ano madalas ninyong katakutan? Manika. Murto. Diba? Di mo ko dyan. Diba? Ano pa? Pati papalaka, pati ipis. Nakakalaan, mga bagay. Ano? Pati pala insekto. Oo. Kinatatakutan natin. Ano? Nung bata pa tayo. Nung bata tayo, madalas kapag tayo gustong lumayas ng bahay, sasabihin ng nanay natin, unang dyan yung si Berdugo. Yung si Berdugo, yung maraming tato. Diba? Pag sinasabi na niya tayo, nang nila sa atin yun, natatakot na tayo. Kasi ang tingin ako sa mga ng tao ay nakakatakot. Sino nakakatakot noon yung pag nakikita siya na may tattoo? Ako takot-takot siya. Kapag yung bata pa ako. Kasi alam ko pag may tattoo, next country. Ito ba yun? Dati yun. Diba? Ngayon hindi na eh. Parang fashion. Ano? Fashion. No? Magkaroon ng tattoo. Ano? Kahit, oo. Kasi nung bata ako naalala ko, isa lang po totoo. High school na ako noon. Kaya lang kami, nung kami nasa lugar namin sa Pampanga, bago kami makarating sa school, naglalakad kami ng 4 na kilometro. Bago kami makarating sa school. Gaano kalayo yun? Ang lalo. Kaya kanina nga, kung alas 7 ang pasok mo, 3 o'clock, ising ka na. Kasi maglalakad ka ng malayo. Amen! Eh, nagkataon mo tayo na yun, mayroon sa aming kababaryo na nalilinig ko na ngayon daw ay ex-convict. Kasi daw ay pag-ex-convict ang tao, nakakatakot. Ano? Eh, may dumating ang time na siya ay lumabas na daw ng kulungan. Ay, nagkataon ba naman kung bakit sa dinami-dami ng kabataan doon, ay ako lagi ang kanyang sinusundan. Alam mo ba yun? Siya takot na nga ako, sinusundan pa ako. Eh, na yun ang aking lalakarin bago magkaroon ng kabahayan eh, talaga ng mga alam mo yun, yung walang tao. Alam mo, nagkaroon ako ng matinding takot. Alam mo ba yung naglalakad ng inig na inig ka? Sino nakaranas mo? Wala, ako lang. Ako lang pala yun. Amen. Na talaga, every time na lang ako ibababa ng tricycle at malayo ko yung lalakarin, nakakabaw na yun. At ang pinagtataka ko, bakit ako lang yung inaabangan niya? Hindi ako dahil lang kung ex-convict at takot na takot ako, ang daming toto. Ako yung nanginginig. Alam mo, baka namatay pala yun, alam. Yung sobrang takot. Kung hindi ka makahinga sa sobrang takot, tapos yung lakad mo, ibis pakinisig pagpabagal, para pang gano'n, para na lang naginip. Hindi ko maintindihan na nung kailangan niya sa akin. Kung bakit lagi na lang niya akong sinusundan. Yung nakakatakot pa naman ang itsura, parang bertugo, yung kalbo na, may tip pa, tapos puro tatlo pa, lagi pag nakahubad. Di ba gano'n yung sa batang murang edad mo, takot ka sa gano'n. Alam mo, dumating yung time na umuwi ako sa amin, dinadma ko doon. Eh, naramdaman ng tatang ko na ako'y takot na takot, na nanginginig ako, na hindi ko maintindihan. Hindi namin ako'y nakalap, pero bakit may nilig na nilig sa takot? Ay, ngayon ang tatang ko pala napansin niya. No? Ngayon pala yung tatang ko, takot ako magsumbong. Kasi baka pag nagsumbong ako, baka ako magawa ng tatay ko sa kanya. Kahit kasi nga, yung takot na hindi mo makalimutan na hanggang sa pagtulog mo, siya yung nakikita mo. Alam mo yan, very traumatic, na parang kung pwede kang mamatay ka na lang, huwag mo lang siya makita ulit. Amen po ba? Ganun katindi yung tatang na yon. At kung nakita na tatay,
pala ay ako ay kanya na binantayan ng oras na yun. At nasabi niya sa akin, pag alis niya, nung lalaki, sabi niya, pag may nung may nangyari masama sa iyo, pwede akong pumatay ng tao. Dahil ako natakot. Kasi sanay na pumatay yun eh. Kasi ex-convict niya yun eh. Kaya na siya nabilanggo kasi pumatay siya. Alam mo, doon ako nag-decide na umalis na sa amin. Para lang makatakas ako sa takot yun. Hindi ko naman siya kilala, hindi ko siya nakakausap. Kaya naalala ko ito, habang pinag-aaralan ko ito, totoo nga naman na tayong lahat ay mga bagay, tao o sitwasyon na tayo ay kinatakutan. Amen po ba? Ang tanong ko, kayo, ano kinatakutan yung sa buhay niyo? Sa panahon ngayon? Nanay mo, bakit? Okay lang natakot tayo sa magulang natin. Mahirap pag-aaman na kayo, wala na takot sa magulang. Amen po ba? Oh. Ano pa kinatakutan niyo? Sitwasyon? Anong sitwasyon na kinatatakutan niyo sa ngayon? Wala siya. Ha? Okay. Ano pa? O si Jowa ba? Jowa, kinatatakutan natin na mawala. Ano pa? Ang kinatatakutan natin na sitwasyon? Ha? Wala? Ha? Wala kasi sino wala kinatakutan? Okay. Hindi. Sa totoo lang. Mayroon tayong sitwasyon kinatatakutan. Ano yun? O, sabihin niyo na. Ano yun? Wala kang kinatatakutan na sitwasyon? Ha? Kapag nawala kayo ng may sakit, takot-takot kayo eh. Ano pa? Kapag wala kayong pera, takot-takot na kayo. Ano pa? Pag may sakit, di ba? Sino dito ang may sakit halos mamamatay na hindi nagtatakot? O ikaw, hindi. Ikaw yung may sakit, wala na rin. Wala na. Pero pag juri, nararamdaman may sakit, anong nararamdaman? Natatakot ka, di ba? Oh. Ano yung isip mo? Mamamatay, may tatawa ako. Di ba dito naman tayo? Kapag kami nararamdaman tayo, ay hindi pa ganun ka nalang, pinapatay na namin yung sarili natin. Mamamatay, may tatawa ako. Malulang na naman tayong sakit ko. Di ba ganun? May mga kinatatakutan tayo. Ano pa? Kahirapan. Kinatatakutan yung kahirapan, di ba? Sino natatakot dito ng kahirapan? Ay, wala. Tatapa. Ano pa? Yung mawalan ka ng mga materials na bagay na talagang pinaghirapan mo. Di ba? Kinatatakutan mo kapag mayroon na naniningin sa'yo, kinatatakutan mo rin yan. Kaya nagtatago ka minsan eh. Amen. Sino dito yun? Kaya ako kayo tinatanong kasi ito yung topic natin. Kailangan you can fight fear. Ha? Kailangan mapaglabanan mo yung takot sa buhay mo. Amen po ba? Kaya tinatanong ko kayo sa isa kasi ang hirap na kayo. Ito topic natin kayo, yun naman pala naranasan matakot. O, ano pang naranasan yung takot sa buhay mo? Ha? Mawala mo yung mga mahal sa buhay. Ano pa? Mapagalitan. O, mapagalitan. Takot na. Mga mahal na, no? Pero dumarating pa rin yung mga takot sa buhay natin. Amen? Nawala na ang kape? O, bakit? Ano yung coffee lover ka lang eh, no? Nawala na ang kape. Okay. So, yun ano? Pero sabi nga, natural lang yun sa buhay natin. Normal ang magkaroon tayo ng takot. Bakit? Kasi bilang tao, part yan ng ating mga emotions. Amen! Part yan ng emotion natin, pag wala yan, aba, alam naman natin kung ano yung mga emotion. So, nasaya ka, nalulungkot ka, ano pa? Ha, natatakot ka, okay? Yan yung mga emotions, ano? At kaya nga tinatanong ko kung sino dito ang walang kinatakutan, di ba lahat tayo meron? Okay? Kaya meron tayo, kaya meron din yung isa pang tanong dito. Sabi dito, pero kanina tinanong ka na ito eh. What was something you were afraid of us as a children and how do we react to it and are we still afraid of it until now? Kaya yun ang tanong yung tinatanong ko. Wala bata, anong kinatakutan mo? At hanggang ngayon ba, kinatatakutan mo pa rin? Ako hindi na ako takot sa mumu. Nung bata ako, pagkarin ko yung mumu, takot. Pero ngayon hindi na. Ano? Even yung mga nararanasan natin sitwasyon, nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Jesucristo, di ba hindi na natin kinatatakutan? Amen? Wala na yung takot. Ano? Kasi bakit? Iba talaga eh. Iba kapag nakilala mo na si Lord sa buhay mo. Ano? Lahat ng takot na naranasan mo noon, nung wala kang pa-price, hindi ganun nga. Magiging sitwasyon mo, halos mamatay ka sa sobrang takot. Ano?
biyaya na ang Diyos ay nakilala natin. Amen? Kaya sabi dito, sinasabi ng ating Amang nasa langit, ano? Sa verse na Isaiah 41 verse 10, meron ba tayo? Isaiah chapter 41 verse 10, Ate Cynthia, wala ba tayo? Okay. Para mabasa natin. Kasi ito yung pangako ng Lord, ano? Our God keep on reminding us that whatever situation we might in, meron tayong ano? Sabi dito sa Isaiah 41 verse 10, meron na? Wala ba? Okay? Sabi kasi dito, i-flash nyo na lang, ha? Sabi dito ng Lord, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Palakpakan natin si Lord, no? Ito yung verse na binigay sa atin ng Lord para huwag tayong matakot. Ano mang sitwasyon, ano mang panahon ng ating buhay, ano? Kasi ang Diyos na nangangako sa atin ay tapat na Diyos at siya ay gagawa na mga kamanghamanghang bagay pagdating sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Amen po ba? Okay, meron na ba? Ayan. 41 verse 10, basahin natin ulit. Ang sabi dito. Ten. Okay. Ang sabi dito, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Wow! Pag si Lord ang nangako, umasa ka. Mangyayari ang nagagalak na sa buhay mo. Amen po ba? Kailangan alam lang natin na meron tayong Ama sa langit na anytime ay nariyan para sa atin. Okay, sino maniniwala dito na lagi niya kasama si Lord? Amen. Paano paraan natin na nararanasan na kasama natin siya? May kapayapaan kahit kayo tayong problema. Ano pa? Iniingatan niya tayo sa lahat ng lugar kung saan tayo nandun. Amen? Kasi pangako niya tutulungan, iingatan, at ililigtas. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo, minsan sa tingin mo parang ang hirap, sobrang hirap yung naranasan mo. Ano? Na parang sunod-sunod yung pagsubok, sunod-sunod yung problema. Ano? Pero pag nababasa mo yung mga salita ng Diyos na siya nabibigay sa'yo ng lakas at pag-asa, hindi ka nagkakaroon ng kabalisahan. Amen po ba? Nandun yung peace, nandun pa rin yung joy sa puso mo dahil umaasa ka na nandyan lang si Lord. Amen? Na hanggang tumugon sa lahat ng pangangailangan. Amen po ba? Ako lang po yung na-bless. Sa nalala ko lang bigla yung aking pamangkin, ano, na-share ko na rin ako sa mga sa Kaya Sitya. Napakalaga talaga na tayo ay may group chat sa family. Sino dito ang may group chat sa family? Alam niyo, napakalaga. Kasi dati, nung pandemic time, at lagi na tayo nasa bahay, wala akong ginawa kundi mag-devotion. Every day, every night, pinapadala ko ng devotion yung family ko. Ano? Kasi hindi ko sila maabot dahil nga pare-paras tayo na hamulo ang sobrang higpit. Ano? Kaya ginagawa ko para lang maabot ko sila at magkaroon sila ng tapang, ng lakas ng loob sa sitwasyon. Ano? Palagi ako nagpapadala ng mga devotion sa kanila. Ano? Hanggang sa dumating ang time na alam, dumadating yung time isa na nakalimutan natin eh, di ba? Dahil sa dami ng gawa, dami ng mga pinagkakabalahan, minsan yung dati natin ginagawa, hindi na natin ginagawa ulit. Amen? So, nung isang araw, kami papuntang Maynila, ng Lucena, ng mga kami ni Rev, biglang nag-chat yung pamangkin ko. Sabi niya, tita, pwede po bang palagi mo kami padalan ulit ng Word of God? Yung katulad ng dati ng ginagawa. Sabi niya gano'n. Para bang naramdaman ko sa kanya na yung hungry, yung parang nabuhaw at nagutom siya sa salita ng Diyos. Kasi through GC kasi, lahat kayong family, nababasa niya kasi yung devotion. Nababasa niya, sabi niya, tsaka yung mga prayer mo, tita, gusto namin nababasa namin. Ano, alam mo, mga kami patak papunta lang, Lucena, alam mo yung feeling
image na papatakin luwa mo sa sobrang kagalakan. Na sabi ko, na hindi ko akalain na yung palang ginawa kong pagtatanim ng salita ng Diyos sa aking mangmal sa buhay, yun pala ay alaala nila. Amen po ba? Kasi yun ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa kanila. Dahil nga sa sobrang hirap nga naman ng sitwasyon, ng buhay, ng maranas ng kawalan, wala tayong ibang lalapit ang higit kundi ang Diyos lang talaga. Amen. Kahit kasi yung tandaan natin ha, kahit may kamag-anak ka, may pamilya ka, may mga mayayamang kang mahal sa buhay, hindi naman lahat ng panahon iihingi mo sa kanila ang iyong pangangailangan. Hindi po ba? Dahil nagkakaroon tayo ng hiya, syempre. Amen? Pero doon ko naintindihan ano, na napakahalaga na ang salita ng Diyos, lagi natin tatanda na ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay. Ito yung tinampay na kapag yung kinahin na hindi ka na magugutom kailanman. Amen po ba? At kapag ito yung hinilo ay hindi ka na mauuhaw kailanman, ito po yung salita ng Diyos. Amen po ba? At wala, alam mo, nangusap na rin sa akin ng Lord, sabi niya, oh, pamilya mo naman ang alalahanin mo. Amen? Bagaman pag sila lumalapit sa akin, basta rin na, amen, wala mong problema. Ano? Kaya nangigit yung salita ng Diyos eh. Ito talaga yung magiging guide ng bawat isa. At sabi ko, Lord, parang ako'y pinababalik ulit sa dati kong ginagawa. At natuwa ko, 2 days ko naman yung ginagawa. At nakita ko yung aming group chat ng family ay nabuksan ulit at nabuhay ulit. Kasi ang tagal nang walang ano, alam niyo yun, walang communication, dati-dati, abang ngayon, hanggang gabi, kagabi, kami ganun. Pwentuhan, walang patumangga, ano, palagi words of God, at ang palakas, ang patatag sa bawat isa. At doon mo mararamdaman yung joy na mayroong pinapagawa ang Diyos sa iyo na nagagawa mo. Amen po ba? Hindi naman kailangan ng tao puntahan mo sa isang lugar kung malayo nga. Paano mo mapupuntahan? Paano mo masisharean yan? Pero mayroong mayroong kaparahanan sa panahon ito sa dahil napaka ano, updated, ah, napaka ang tawag dito, level up na tayo yung technology natin, ano, kahit sa cellphone, kahit nasa ibang bansa, pwede mo siyang share ng Word of God. Ganun na ka-ano yung ating teknolohiya. Ano? Ganun na ka-upgrade, ibig sabihin. Amen po ba? So wala ka nang may dadahilan na hindi mo sila masisharan. Kasi through cellphone, gagamitin mo talaga yan. Ano? Para hindi lang para kung saan. Sa walang kwentang bagay, kundi magagamit mo rin siya para maraming tao ang makakilala sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Kaya tuwan-tuwa ko kahapon, ang dalawang araw, ang ganda ng nangyayari, through group chat, at yung kapatid kong babae, dadalawa naman kaming babae. Ang ganda kasi mayroong mga ganong words na ate, sa tuwing babasahin ko yung mga pinapadala mo, hindi ko maiwasan, hindi ko umiyak. Yung mga ganda, sabi ko naman, alam mo ang salita ng Diyos talaga yung nagpapadali. Amen po ba? Kasi marami siyang sitwasyon, hindi maganda, may mga problema siya. Pero kapag ito pinabasa niya yung mga sinisend kong devotion, ay hindi daw niya maiwasan, hindi umiyak. At pagkatapos ganun, parang nahihilt siya. Alam mo, nawawala yung bigat, nawawala yung problema. So nakikita natin, may ginagawa ang Diyos kapag may ginagawa tayo. Amen po ba? Tayo kasi yung tinawag ng Diyos para ganapin ito. Una sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating mga kapwa-tao. Amen po ba? Kaya huwag nating sayangin yung bawat oras. Kaya dito, binibigyan tayo ng lakas ng Lord para huwag tayong matakot. Ano bang sitwasyon ang kinakaharap natin? Ito yung pangako ng Diyos. Amen po ba? Ano sabi niya? Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat makamba kanino man. Ibig sabihin, even sa tao, hindi ka dapat matakot. Amen. Okay? At palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Yun yung isa sa pangako ng Diyos sa atin na dapat natin panghawakan. Okay? So, kailangan din alam natin na may, kung may relasyon tayo sa Kanya bilang anak at siya bilang ama natin na nasa langit, ano? Alam natin na siya yung magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Ang tanong dito, acknowledge ba natin na tayo ay mga anak ng Diyos? Tayo ba natin anak ng Diyos? Hindi nga. Kapag anak ka ng Diyos, ano pa? Mabagmahal. Ano pa? Mabait. Ano pa? Matulungin. Ano pa? Anak ka nga ng Diyos eh. Sino pa si Roy?
Napagpatawad. Ang tanong, napagpatawad ba tayo? Wala. Parang wala. Tayo ba'y napapatawad kung ikaw ay anak ng Diyos? Kaya mo magpatawad kahit sobra yung ginawa sa iyong kasalanan. Amen. Sa paano parang mo masasabing napatawad mo na siya? Forgive and forget. Para kanta yun. Masyado mo yun ito. Okay? Forgive and forget. Kasi tandaan natin tayo man ay nagkasala din. Amen? At kahit tayo makasalanan, tayo tinanggap ng Diyos. Kahit tayo madumi. Amen? Pinatawad niya tayo nang tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. Na sino ba naman tayo para hindi tayo magpatawad? Amen po ba? So sige, anak ka ng Diyos, ano ka? Maganda? Boy? Amen? Diba? Ano pa? Okay? So kaya ang tinatanong, dapat acknowledge mo eh, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, may nababago sa iyo. May nababago na ba sa ato? Ano? Okay, kung nagawa po siya, kung ang Diyos. Okay? So may nababago sa atin kapag tayo ay anak ng Diyos. Amen? Bakit sasabihin ng iba, bakit ganun tayo anak ng Diyos ah? Kapag masinumaling ka, pag nanakaw ka, anak ka ng Diyos? Oh, ang ama natin, banal ha. Kapag sinabing banal, ayaw niya sa kasalanan. Kaya pag sinungaling ka, huwag mo sabihin anak ka ng Diyos. Tama ka rin. Eh kasi ang Diyos natin kasalanan, ayaw na ng sinungaling. Kaya pag sinungaling ka pa, abang ang mga tatay mo. Naniniwala ka ba doon? Kung sabihin ko sa pastor, alam mo nung to, alam mo ng Diyos eh. Okay, basahin natin ang ano. John, chapter 8, para lang patunayan ko sa inyo, hindi lahat anak ng Diyos. Okay? Okay. John, chapter 8. Basta na. Yung nakalagay na yun. Ang pamagat, ang Diablo, ang inyong ama. Get ready. Ready na ba kayo? Okay, mayroon tayo lang. Okay, sige, beginning, mula sa beginning verse. Ito, basahin natin. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maagapay nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya tumubo siya at nagsimula siyang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pamamalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babae ito'y nahuli sa aktong pangamalun niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Verse 6, itinanong nila ito upang subukin siya at may paratang sinalangon sa kanya. Ngunit yung pulangon si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Verse 7, patuloy sila sa pagtanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man parang malayo, anak? Nagtigilin verse ka? Ay, hindi. Dito ka sa 39. Pateka. Para mas matuloy ka. Dito tayo sa katotohanan na magpapalaya sa iyo. Malayo kasi pag tayo ngayon tayo sa iyo. Verse 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Diyos naniniwala sa kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo may tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami naalipin dito man. Paano mo masasabing palalayain kami? 34. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. 36. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Sino anak? Si Jesus, di ba? So nalalaman po mula kayo kay Abraham, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking mga aral.
si Diablo, si Satanas. Ang siya namang ginagawa ninyo. Oh, next verse, please. Next verse. Kaya dito ang pamagat ang Diablo ang inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tinularan sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanan ng narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas, iisang aming ama ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talaga ang Diyos ang inyong ama, iniibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba dito'y dahil sa ayaw niyong tanggapin ang itinuturo ko? Yair ang 4:44. Ang Diablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya kumaling sa katotohanan kailanman sapagkat walang buwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Okay? Nakita ninyo kung sino ang ama kapag sinungaling? Kaya hindi ko pwedeng sabihin ay kay, ang ama mo ay ang ating ama nasa langit. Amen? Kasi pag ikaw ang ama mo nasa langit ay ang nilalakaran mo yung gusto ni Lord. Hindi yung gusto lang yung ama. Sino ba yun? Diba? Kapag sinungaling ka, gumagawa ka ng kasalanan, ano? Gumagawa ka ng mga bagay na hindi nararapat sa harapan ng Diyos, ang ama mo ay ang Diablo. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, anak ako ng Diyos. Magiging anak ka lang ng Diyos kung talagang tinutupad mo ang mga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya siya, tinuring siya anak ng ating amang nasa langit. Kasi ano sabi niya? Itinuturo niya kung ano ang narinig niya sa ama at ito'y ginagawa niya. Amen po ba? So napakalaga sa buhay natin na tayo hindi tagapakinig lamang ng kanyang banal na salita. Kailangan ang salita ng Diyos ay mabuhay sa ating lahat. Ano? Makikita na tayo na bago talaga. Lagi tayong nandoon sa gusto ng Diyos, hindi yung gusto ng Ama dito sa lupa. Wala iba kundi si Satanas. Kaya kung patong nilalakaran mo ay hindi kalooban ng Diyos, alam naman natin yun eh. Pag alam natin kasalanan hindi ito sa Lord, magpapatuloy ka pa ba? Siyempre hindi. Diba? Dahil alam mo ayaw ng Diyos na tayo ay mapapahamak dahil ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay pamatayan. Kaya kung ayaw mo mamatay agad, amen. Kailangan ang kasalanan ay alisin mo sa buhay mo. Amen po ba? Ay number one pala talaga kasinungaling. Kasi pag sinungaling ka, ay ang malamang kasinungaling na may si Satanas. Siya yung mandaraya. He is the deceiver. Ano? Kaya pag ikaw ay nagparaya sa demonyo, mapapahamakan ka isa-isang kaluluwa mo. Amen po ba? Nag-iisa lang yan. Kaya talagang kailangan alam mo na kung dapat kung saan yan pupunta. Amen po ba? Kaya dapat alam mo rin ang proseso ng paglapit sa kanya. Kung alam mo ikaw ay anak niya, huwag kang matatakot dumapit. Huwag kang matatakot humingi. Bakit may relasyon kayo eh? Siya ang iyong ama at ikaw naman ang kanyang anak. Amen po ba? So, mawawala kasi yung takot mo kapag alam mo yung katatayuan mo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Alam mo, anak kayo, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko papabayaan, pangako mo yan. Lagi mo pinakahawakan yung salita ng Diyos. Kapag natupas sa gitna ng tukso, Lord, iligtas mo ako. Ayaw mo magkasala sa iyo. Alam mo naman ang tukso, nandiyan lang natin. Diba? Kaya hindi totoo yung tantaka naman, yung tukso, layuan mo ako. Gawin mo ba yun? Dahil yung tukso ay nandiyan niya lang. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, he is like a roaring lion. Paali-aligid lang siya sa iyo. Kapag nakahanap siya ng butas para ikaw ay makasukan niya, ayan na. Kaya pag alam mo may tukso na papalapit sa iyo, sabihin mo, Lord, iligtas mo ako. Ayoko magkasala sa iyo. Amen po ba? At makikita mo yung pangako niya. Ang sabi niya, palalakasin kita kung tulungan, iingatan at iligtas. Amen? Ang ganda ng pangako ng Diyos eh. Alam naman natin, pag tayo nasa tukso, nagkakaroon tayo ng kapanghinan. Pag nakita ka ng isang libo, dalawa o kaya 1,000,000 sa harapan mo, wala ka kapit.
Right, tukso. Ano, walang tao, ako lang. Di ba? So yun yung tukso, nagkakaroon ka ngayon ng Panginoon. Ako, ipag ka nagkapera ng ganito, aba eh, makakapagpagawa na ako ng bahay, makakapagpili na ako ng sasakyan. Di ba? Pero hindi mo alam, tinitingnan ka ng Lord. Di ba? Our God is looking at you. Ano? May kanta rin gano'n. Mga kanta yun. Ha? Na si Lord ay aandyan lang, nakatingin sa'yo, tinitingnan ko ano ang magiging reaction mo kapag nandyan yung tukso. Amen po ba? Eh, huwag ka matutukso. Lalo kapag ikaw ay ano, bumibili at sobrang yung sukli. Amen. Ako, nakatawa ko lagi sa mga katwira ng iba eh. Diba, ako ba kayo salaman? Siya. Ay, siya yung kanina. Tansi ikaw. Ikaw mo lang gano'n, ano? Ay, hindi pwede yun. Kasi ang Lord ang lagi nakatingin sa atin. Amen? Siya yung nakamakita kung tayo nakakaiwas sa tukso. Amen? Lagi natin tatanda. Di tayo kita ng tao, pero di tayo kita ng tao, pero kita tayo ng Diyos. Amen po ba? Siya yung kita nakakita kung tayo nakakapagtagumpay sa lahat ng klase ng tukso. Sa mga cellphone, minsan may mga naiwan sa mga tricycle. Eh, ikaw lang ang nandun, naiwan. Oh, ganda, cellphone. Ha? Babalik mo pa ba? Ha? Ah, may password, hindi magamit eh, ano? May babalik na lang, walang silbi. Ano? Kaya ganoon. Pero totoo, tinitingnan tayo ng Lord eh, kung talagang tayo ay totoo lang nabago. Amen po ba? Kailangan sa maliit na bagay, pakita mo na kung kayo nabago na ng salita ng Diyos. Tandaan niyo ha, hindi kami ang magpapabago sa inyo. Salita ng Diyos ang magpapabago sa inyo. Amen? Instrument lang po kami. Kaya kung kami malamit sinasabi sa inyo, ito yung dahil lang, ito yung pinasasabi ng Diyos. Amen? Inuulit lang namin sa inyo. Amen po ba? At dito kami naturuan din. Dahil dati ganyan din kami, taga-upo lang. Kaya something, mag-desire kayo, something, Lord, gamitin ko rin ako ito sa harapan. Marami akong papatutuong gaan, makadakila sa buhay ko. Amen? At makikita mo, something, nandito ka na rin, nakatayo, pinapangalan ang mabuting balita ng kaligtasan. At ang unang natutuwa ay si Lord, kasi ikaw ay pag-aari niya. Amen po ba? Dahil pag-aari ka niya, anytime na gusto ka niyang gamitin sa ganitong bagay, aba, wala kang karapatang, ano, tumanggi. Kasi hindi iyo ang iyong sarili. Mayroong nagmamag-ari. Kaya ako natutuwa kay Ate Betty. First time kita rin yung magpatutuwa. Palapakan natin ng Lord. Amen! Asan na naman ipa-may takas ang Diyos sa ating mga buhay na may ginawa ng Diyos sa iyo, ayaw mo pa ipatutuo. Amen! Paano yung tako na hindi mo alam na nakaka-encourage pala yung mga testimonya mo na siya pala'y dumadaan din sa ganyang sitwasyon? At nagtagumpay ka dun sa sitwasyon na sasabihin niya, magtagumpay din ako kasi nagtagumpay siya. Kasi bakit? Nakaka-encourage sa ating mga testimony. Kaya huwag kayong matatakot na huwag ipatutuo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Huwag kayong mahihiya. Amen? Hindi pinlalat ng Diyos na ikaw ay kinrin niya eh para mahiya lamang. At hindi patutuo ang kanyang kabutihan. Amen po ba? Napakaganda ng plano ng Diyos sa ating lahat. Amen? Kaya nga sabi ko, abang kami nagpupwento ang mag-asawa kanina kasi nga ang topic is amazing relationship. Pero pag mayroon kang relationship kay God, wala ka ng takot na mararamdaman sa buhay mo. Amen? Ano man ang dumating, sabi ko nga, hindi tayo exempted sa mga problema, sa mga pagsubok. Pero pag dumating yun, diyan ka titingnan ng Lord kung paano mo i-handle yung situation. Amen? Kaya laging huwag ka nga naman talagang magdidesisyon na ikaw ay galit. Kasi laging palpak ang iyong mga desisyon pag galit ka. Kailangan makipag-usap ka, Lord, hindi ko ito kaya. Paano ba ito? Lagi kang sumasangguni sa Lord kasi alam mo may relasyon ka sa kanya sa tatay mo. Amen? Hindi ka agad nag-desisyon na hindi niya alam. Amen po ba? Alam pag nag-desisyon ka, hindi ka sumangguni sa Lord sa dulo palpak yung desisyon mo. Pero pag sa lahat ng desisyon mo, si Lord ang sinanggunian mo, makikita mo itatama niya yung path. Tama naman niyo ba ang kanyang sinabi sa Proverbs 3:5-6, di ba? In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Kailangan mag-acknowledge may Diyos. Hindi ko tayo, hindi ako magdidesisyon si Lord pa rin. Amen? Tingin mo lagi yung pagsang-ayon ng Lord. Amen? Kasi sa totoo lang,
as your Lord and personal Savior, ano, maunawaan mo na kung ano talaga yung kalooban niya. Amen po ba? Kasi yung requirement ng Diyos sa ating lahat, ng John 3.16, di ba? Ano sabi ng John 3.16? Gano'n na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa salamatan at ipinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ano? Sino yun? Si Jesus. Na kung sino man, ang manampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ating lahat. Amen? Kaya totoo yung Jeremiah 29:11. Wow! I'll be great words, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a bright future. Grabe ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Ikaw, bilang magulang, ano ang plano mo sa iyong anak? Mapahamak siya? Ha? Hindi gumanda ang buhay niya? Magkasakit siya? Yan ba ang plano natin sa mga anak natin? Di ba hindi? Ate Leti, nung mga bata pa yung mga anak mo, ano ang plano mo sa kanila? Di ba laging maganda? Di ba? Palapakan natin ng Lord. Yan ang plano ng isang magulang sa kanyang anak. Laging may magandang buhay sa hinaharap. Laging maging successful. Makatapos ng pag-aaral. Ano? Maging maayos ang buhay. Kaya nga kapag ka ang mga anak natin ay bata pa, para lang makasigurado ang isang magulang na makatapos ang kanyang anak, ano ginagawa niya? Yun, kumukuha ng educational plan. Isipin mo, yun ay hulugan mo. Buwan-buwan ba? Depende sa inyong usap. Ano? Pinagkaayosan ang usap ninyo. Ano? Yun ay isang sacrifice mo talaga para lang in the future makita mo yung mga anak mo siguradong makakapag-aral. Amen? Kasi gusto mo silang maging successful someday. Hindi sila makaranas ng kahirapan, ng kagutuman. Amen po ba? Na someday makikita mo ng kaganda ng kanilang mga tahanan, lahat na kailangan nila na po-provide nila kasi nakapag-aral sila. Amen? Laging best yung gusto nating mangyari sa ating mga anak. So, ganun din po si Lord bilang ama nating nasa langit. Amen? Bilang mga anak niya, ano sabi niya? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Dalawa lang yung plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a bright future. Kaya kung nasasaktan ka ngayon, hindi plano ng Diyos yan sa'yo. It's your choice. Amen ba? Minsan kaya tayo nandiyan sa ganyang kalagayan kasi ito yung pinili mo eh. Tama? Kung ano man yung ginawa mo, yan ang magiging outcome ng buhay mo. Amen? Kung ano yung tinanayin siya ngayon, amin. Gaman naman, ang Bible ay hindi magkakamali. Kung anong sinabi ng Bible, it is written, mangyayari talaga yan. Amen po ba? Kaya nakita natin ang ating Diyos ang may walang pangit na plano sa ating lahat. Ang gusto niya lang tayo ay laging maging maayos ang buhay. I-prosper tayo. Ano? Bigyan tayo ng bright future. Amen po ba? Minsan inaalam ng Diyos na makaranas ka ng mga nakakatakot. Yan. O nakakabahal ang sitwasyon, hindi para pahirapan ka. Para? Patibayin ka. Para? Pagpalain ka. Para? Palakasin ka. Ano pa? Kaya wala tayong pwedeng sabihin, may Diyos ba talaga? Hindi. Inaalam nilang mangyari sa iyo mga ganyang bagay para makita niya, no? Sa ganyang sitwasyon mo, kalalagayan mo, kung sino ang una mong lalapitan. Amen? Pero pag wala kang relasyon sa Diyos, sino nilalapitan mo? Tao. Si Bumbay. Si Baixi. Diba? Ano pa? Marami na ngayon. Nagsulputan ang ano-ano. Ano? Asa. May pag-asa ba doon? Parang asa. Maasa lang eh. Ano? So, doon natin makikita eh. Hindi plano ng Diyos na pahirapan tayo.
Ano? Dahil ang plano niya sa atin laging maganda. Ano? Pag sinabing plans to prosper us, ibig sabihin niya, gusto niya pasaganahin tayo sa maraming bagay. Amen? Pasaganahin niya tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen? Spiritually, ano? Gusto ng Lord lumago ka sa pananampalataya mo. Amen? Yan ang gusto ni Lord, i-prosper ka sa iyong faith, ano? Sa iyong love kay Lord, sa iyong compassion, ano? Sa iyong kapwa. Yun ang gusto makita ng Lord na lumago sa atin. Ano ang gusto niya? I-prosper niya tayo. Ano pa gusto niya i-prosper sa atin? I-prosper niya tayo physically. Amen. Kaya kung papasahin mong Bible, ang dami sinasabi doon na huwag mong gagawin ito kasi madadali ang buhay mo. Ano yun? Huwag kang kumain ng ano? Baboy. Sino dito kumakain mo ng baboy? Baboy lovers. Sinabi na nga ng Bible eh. Kaya lang, pag sinabi ng Bible, sumunod lang tayo. Ang mayroon sa atin, na-depensa pa tayo eh. Eh, pinalinis na naman niya sa prayer. May mga ganun pa tayo. Eh, lahat naman nililinis sa prayer. Amen? Pero may mga bagay talaga sa akin ng Diyos. Huwag mo nang kakainin. Kasi bakit? Magkakasakit ka mo. Huwag pwedeng hindi. Sinabi niya eh. Ang daming mainit sa Bible. Sa Bible. Sa baboy. Ano nangyari? Stroke agad. Hindi mo na ba pwedeng live blood mo? Stroke agad. Mapatay mo. Hindi yan. Amen? Ano? Ano ba nangyayari sa mga tao ganito ang kinakain? Nagiging lifestyle na nila. Hindi pwedeng kumain na walang baboy, walang soft drinks. Magdadali ka. Sabi nga naman, yung aming doktor na nag-seminar sa amin, kapag hindi balance ang diet mo, ganun talaga. Ang hili mo sa Jollibee, sa McDonald's, ano, gusto mo yung mga ganun pagkain fast food. Kaya mga fast food. Ano? Mabilisan yun. Ano? Anong nangyayari? Sabi nga naman na doktor na ano, di ba pag kumain ka ng baboy ng ano sa dyan, tapos sulit ka ng soggy, masanta ka ng burr, busog, pero hindi pa busog. Amen? Busog ka nga naman na, ano, pero totoo hindi ka malusog. Kaya huwag kayo lang kakain doon. Kaya pag kami nirepo sa kasabi, kain na lang tayo sa Jollibee para madali. Huwag na, uwi na lang tayo, doon na lang tayo kumain. Kasi ayaw mo maging lifestyle yun. Ah, daming nadadali ang buhay. Yun naman sa mga mahilig sa mga hamburger, mga french fries, ang tawag nila dyan ay torpedo killer. Bilis ka bumatay dyan. Amen? Makataba yun eh. Amen? Gusto nito pa ba? Hindi lang, tayo mo maraman. Amen? Pero madadali yung nangyari mo. Amen po ba? Kaya dapat, ang Bible kasi kumpleto ito eh. Walang sinabi niya ang Bible na kakainin mo na ganyan. Unang sinabi niya kami talagang mga halaman. Ano? Galing sa mga halaman. Kaya yung mga herbal, man. Hindi na mga gamot. Amen. Walang sinabi ang Bible na kumain ka ng mga ganyan. Kaya nga, pinagbawal niya ang baboy. At saka yung mga hayop na biyang ang paano mo. Tsaka yung mga pusi. Bakit ayaw ni Lord ng ganun? Kasi yung mga yan, yung mga shells, mga janitor fish yan, tagalinis siya ng dagat. So naman, tuwa-tuwa, sarap na sarap. Kaya bukas-bukas, ay blood ka. Amen. Bakit? Kasi yung kalating mo, maitim yung pusita, no? Sa dami ba naman ng dumi sa karagatan? Sila'y naglilinis. Kung masarap, masarap ka. Amen? So, ang Bible, kompleto to. Amen? Para ano? Para lumumata ang buhay mo. Alam mo dapat kung ano yung tama ka lang kakainin. Kaya ang Lord, lahat ng plano niya sa atin, laging mabuti. Laging ikabubuti. At hindi ka sasama ng Lord. Amen po ba? Ano pa? Ang ipaprosper niya dati, okay, physical, palalakasin tayo, ano, pang lumusog, babae ng buhay, ano, hindi tayo, ano, magkakasakit. Yun ang plano ng Lord sa atin.
Tayo naman, gusto nating magkasakit kung ano yung kinakain natin kahit hindi na tama. Ano? Lalo yung greediness, yung mga panghilig sa Sicilian, yan, nagkakayuti ay. Amen? Yung mga ganong iwasan talaga o hindi na iwasan, huwag na talaga, tikim-tikim. Pag gusto mo, pero huwag naman yun lang talaga yung lagi mong kinakain. Amen? Mahirap yun. So, hindi plano ng Diyos yun sa atin. Kaya may Bible para maging guide natin. Amen po ba? Ano pa? Gusto niya kasi, yun, financial aspect, gusto ng Lord, i-prosper tayo. Ano? Gusto ng Lord, huwag tayong makaranas ng paghihirap. Hindi tayo maghikahos. Ano? Kailangan magkaroon tayo ng breakthrough sa ating financial. Okay? Financial breakthrough ang tawag doon. Ano? Gusto ng Lord, payamanin niya ang lahat ng pinagkukunan natin ng hanap buhay. Yun ang plano ng Diyos. Kaya binigyan niya tayo ng kakayahan para maghanap buhay. Ano? Siya yung talaga nagbigay sa atin ng power. He gives us power to produce wealth. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Kaya pag may hanap buhay ka, yan eh, plano din niya sa'yo yan. To prosper. To prosper you, to prosper each one of us here. Ano? Kaya kapag tayo may hanap buhay, gusto ng Lord, i-prosper niya yan. Para kanina pa rin yun. Para sa kanyang glory pa rin. Ano? Na yung mga pinagkukunan natin ng yaman, kaya niya pinagyayaman para ano? Binibless tayo para ano? Para maging blessing. Amen? He bless us to become a blessing to others. Ano? Yun ang plano niya. Okay? Kaya pag tayo ay alam natin at may relasyon tayo sa Diyos, alam natin agad kapag tayo binigyan ng blessing ng Lord. Amen? Laging una si Lord. Amen po ba? Kaya nagyan siya ng negosyo ng mga anak ko, tinatalinuhan ko na eh. Kasi lagi na lang yung tithes ang nawawala eh. Palagi sa mama, pinagbili ko ng mga tithes. Wala kasing materialis, kailangan ng materialis. Sabi ko, walang problema, kailangan talaga yan. Pero kailangan alam niyo yung first thing first. Tithes. Ano? Kaya ginagawa ko yung pag may full payment, halisin agad ang tithes. Kailangan alam mo yun. Igagay mo yung pamilya mo para ano? Para maturuan sila kung ano yung tamang paggamit sa pera. Amen po ba? Kasi una, ikaw ay ipaprosper sila ng Diyos eh. Amen po ba? Yung pinagmumula nila ng anak ko ay ipaprosper ng Lord. Palalakasin sila at yung protection ng Lord nandun sa kanila. Amen po ba? Eh, natutuwa naman ako sa mga anak ko, darling. Siyempre, kasama na namin sila mula bata sa church. Hindi na sila, wala na silang reklamo pagdating sa tanda. Yung nga lang, maamin sila na minsan nga kasi sa kulang yung pagpili, nagagamit namin lahat. Pero hindi na. Kaya kayo pinukulang kasi mayroon kayong pagkukulang kasi sa Lord. Amen? Amen? Kaya naranasan niyo kakulangan eh. Kasi nagkukulang talaga kayo sa kanya. Kaya ngayon, ang ginagawa kayo sa sekretaryo nila, sinasabi ko, pag yan ay dumating na yung full payment, alisin agad ang tithes. Kahit hindi born again yung sekretaryo nila. Tapos, tinuturuan, hindi alam, tinuturuan ko rin siya. Amen po ba kasi kina? Ano, alisin mo video yung tithes, ha? Forward ko sa akin para maibigay ko sa church. Para i-bless lalo yung hanap buhay nila. Kasi ang gusto na lang, i-prosper ka. Pero dapat may gagawin ka. Alam mo dapat na kaya ka binigyan ng blessing ng Lord para tingnan niya kung kapag dapat ka sa blessing niya. Ano? Kaya sabi, the more you give, the more you receive. Amen? Kaya ngayon natutuwa ko na maganda na. Dati, nung pinakilaman namin yung business, ang gulo talaga. Amen? Ang dami namin inayos. Pero glory to God ngayon, unti-unti nang naayos. Sabi ko nga doon sa kanya sa dress room, yung sekretary mo lang, pikit mata. Ano si Montes? Kahit magkulang yan, hindi pa payo ng Lord na magkulang yan, basta dito na siya. Amen po ba? At ngayon, for the glory of God, kahit sabihin hindi na panahon ngayon yung basketball, kasi jersey nga ang kanila mga ginagawa. Tuloy-tuloy pa rin yung mga nagpapagawa. At ang maganda doon, taga-ibang lugar, taga-malalayo. Amen po ba? Yun yung blessing ng Lord. Kapag may ginagawa kang tama sa harapan ng Diyos, hindi ka makakaranas ng kakulangan. Amen po ba? Hindi ka makakaranas ng paghihirap. Hindi ka makakaranas ng kaguluhan. Bakit? Yung protection ng Lord nasa iyo kasi yun yung pangako niya para tapat ka na nagbibigay ng Lord ng ikapuntan doon. Amen po ba? Makikita mo ipaprosper niya lahat ng hawakan ng iyong kamay. Nagugulat ka na lang, pinagyayaman ng Diyos. Amen? Bakit? Nakikita niya kasi, no? Sumusunod ka sa kanya. Yun yung may totoong relasyon sa
Diyos, marunong sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Amen po ba? Kaya wala kang magtataka bakit gano'n, bakit ganito pa rin ang buhay ko. Alam mo yun. Amen. Alam niyo ba yung tithes mahalaga? Yung protection yan. Hindi ka mananakawan ng kaaway. Amen? Kahit may gustong mamasok sa bahay mo, hindi makapasok. Bakit? May walls of fire, walls of doors, and walls of protection. Amen? So, kaya kung hindi mo kami pa-play yun, bago kayo matulog, Lord, ang aming tahanan. Ano, nasan ba ang aking mamahal sa buhay? Pinapakobera mo ka ng tahanan ng walls of fire, walls of doors, and walls of protection. Nakikita mo, kahit gustong pumasok, hindi makapasok. May prayer kayo. Amen? So, andun yung protection ng Lord. At the same time, sinusunod ko yung utos ng Lord. Amen po ba? Okay? So, ano pa? Ang gusto mong pagyamanin ng Diyos sa'yo, bright future. Sino dito kayo gusto ng bright future? Amen. Kaya namin ang mga lula, gusto namin ang maanap namin na mayroon ng bright future. Mawala man kami sa mundo, naniniwala kami, secure sila kasi mayroon na silang bright future. Hindi nyo pa kami. So sa buhay natin sa Lord, sa relasyon natin sa Lord, kailangan ka ng day. Maglingkod ka sa Lord, magkakaroon ka ng bright future. Amen? Sino naniniwala doon? Oh, para, kasi namin ang Bible, ah, mismo si Haring David ang nagsabi, matanda na, noon ako'y bata pa, ngayon ako'y matanda na. Sabi ni Haring David. Pero wala akong nakita na lingkod ng Diyos na kanyang pinabayaan at ang kanilang mga anak ay naging hampas lupa. Kamako ng Diyos yan. Kaya kung gusto mo yung mga anak mo nagkaroon ng bright future, maglingkod ka lang sa mga. Amen? Yung biyaya, hindi lang ikaw ang makakaranas. Hanggang doon sa iyong generation to generation, hanggang sa iyong kaapu-apuhan, mamalahin nila yung pangako ng Diyos. Ano pangako ng Diyos? Bright future. Amen po ba? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na ganap at kasiyasiya. Praise the Lord. Pag sinabing ganap, bibigyan ka ng ganap at kasiyasiya. Very perfect na. Wow. Hindi lang sa langit, dito pa lang sa lupa, mararanasan mo na yung perfect life. Sinong gusto na? Lahat tayo gusto natin yun. Alam mo ba? So, bilang magulang, alam mo, lahat tayo may magandang plano. Kahit sa inyo, kami bilang spiritual parents nyo, gusto natin magkaroon kayo ng bright future. Amen? Kaya pagka mayroong nawawala, malungkot kami. Amen? Kasi alam namin, mahirap ang mawala sa presensya ng Diyos. Amen? Sabi nga, pagka sa payong, pag napapayungan ka ng umbrella ng Jesus, the anointed one church, oh, praise the Lord. Amen? At kapag umulan at umaraw, hindi ka maano. Amen? Nabasaman yung paa mo, pero hindi lahat ng katawan mo ay umasa. Kasi bakit? May protection ka. O lumabas ka sa umbrella, uminit, umaraw, nandun ka, ang mayayari sa'yo. Sino nga naman sa araw? Ano pa? Puyog naman yun. Alam mo, yung word na yun kasi hindi natin word. Kaya natatawa ko kung nakikinig ko. Puyog. Amen. Yung pala ay basa-basa sa ilan. Amen? Okay? Ano pa? Bukod sa basa-basa sa ulan. Ano pa? Magkakasakit. Lumabas ka sa umbrella eh. Kaya gusto mong manatili kang walang sakit, walang karamdaman, at nananatili ang presensya, ang protection ng Diyos sa'yo, lagi kang nandun sa umbrella ng Diyos. Amen! Ano yun? J-A-1 family. Amen! Kaya sa katinawag ng Lord, yan ang umbrella mo. Kaya huwag kang magpapasan sa umbrella. Amen! Kung sa katinawag, dito ka, kumbaga sa tanim, ikaw ay pili na dito tinatanim ng Diyos. Sa Jeremiah. So, ibig sabihin, dito kayo palalaluin, dito kayo pagbubuhayin. Amen po ba? Tapos sa patinawan ka po sa parang gusto mo na. Doon na lang ako. Ay, ikaw ay pili na dito itinanim. Huwag ka na pumunta sa ibang aso. Baka hindi ka lumabol. Amen po ba? Kasi dito ka tinawag ng Lord. Amen po ba? So, gusto ng Lord, magkaroon tayo na bright future, okay? So ano pa?
Tandaan natin, masigit ang plano ng Diyos kaysa plano natin. Amen po ba? Kung ang plano natin ay magkaroon ng best sa future ng ating mga anak, mas higit ang Lord. Ano? At kapag ka tayo ay alam natin na maayos na yung ating mga anak, hindi na tayo magkakaroon ng takot. Kahit tayo mawala sa mundo. Amen po ba? Bilang magulang, ano, mga magulangin, ano, kahit mawala na ako sa mundo, basta nakikita ko ayos na yung mga anak ko, masaya na ako. Naaalis, malilisan. Amen po ba? Ano? Pero sabi ng Lord, higit ang plano niya kaysa sa plano natin. Kaya sabi ng Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways," says the Lord. Ibig sabihin, sabi ng Lord sa ibang version, ano sabi niya? Ang plano ng Diyos. "For my thoughts are not your thoughts." Ito kasi manunod sa English, pero sa Tagalog, mas sigit ang plano ko kaysa sa plano niya. Yung kasi sa Tagalog version. No? So, ibig sabihin, kung nagpa-plano tayo ng best sa ating buhay, sa ating mga anak, mas maganda yung plano ng Diyos para sa atin. Kasi yung plano niya hindi lamang para dito, kundi hanggang sa kanilang buhay. Maganda ang ating kalalagyan. Amen? Na kapag tayo ay nandito sa Lord, pasumusunod sa kanyang kalooban, ano, tandaan natin, ang gusto ng Lord, makapiling niya tayo. Pagdating niya tayo. Amen? Yun lang ang gusto ng mayayari ng Lord sa atin, ano? Bigyan niya tayo ng buhay, na masagana, ano? Kasi ang buhay na kaya ibigay ng Diyos, hindi kaya ibigay ng mundo. Amen po ba? Kasi ang kaya ibigay lang ng mundo sa atin, ano? Sakit. Ano pa? Ang kaya ibigay ng mundo sa atin, puro mugirap ng loob eh. Amen? Puro takot. Ano pa ang kaya ibigay ng mundo? Ha? Walang kasiguraduhan ang kaya ibigay ng mundo sa atin. Amen? Pero ang kaya ibigay ng Diyos, grabe. Ano? Yung tunay na buhay, yung tunay na kagalakan, yung tunay na kapayapaan ay sa Diyos walang matatag. Amen po ba? Kaya kapag lumayo ka sa presensya niya, hindi mo mararanasan ang napakagandang plano ng Diyos. Amen? Kaya higit sa lahat, dapat magdilingin tayo sa Diyos. Amen? Habang naglilingkod tayo sa Kanya, makikita mo ang ganda-ganda ng ginagawa niya sa buhay natin. Amen po ba? Sino dito ang matagal na naglilingkod sa Lord? Ibig sabihin yung talagang mga mature na, matagal na sinang nandito. Amen? Nakikita mo yung buhay mo noon at ang buhay mo ngayon ibang-iba. Amen? Iba yung binago niya talaga sa buhay mo. Kaya nga sabi ko, magtitingnan natin ang buhay natin noon, papalitan namin natin ang buhay natin noon, nung wala pa tayong relasyon sa Diyos, napakagulo ng buhay natin. Napakahirap ng buhay natin. Amen? Gulo sa pamilya, gulo sa relasyon, hindi magkaigi ang relasyon, ano pa? Hindi magkaigi ang pamilya, away-away kahit magkakapatid, kahit magkakamag-anak. Di ba ganun ang buhay natin noon? Wala pa tayong relasyon sa Diyos. Hindi tayo marunong magpatawad. Amen? Ginagawa natin yung gusto natin kahit alam natin mali. Kaya sabi ko, pag ang isang tao, wala pa talagang totoong relasyon sa Diyos kahit sabihin mo, buhay na yan iyan. At tumagawa pa rin ang mga bagay na hindi tama sa harapan ng Diyos. Hindi yan totoong buhay na yan. Hindi ako sigurado dyan. Nakapagnamatay niya nilangit ang punta. Bakit? Sabi niya lang, boy na gadget, pero sa gawa. Kaya nga, di ba sabi ng Biblia, makikita sa gawa. Kung yan ay totoong disipulo ni Kristo. Ano po ba? Ang totoong disipulo ni Kristo, may nababago sa buhay. Ano? May naayos talaga sa buhay niya. Yan ang malamuti, yung pagmamalaki pa, boy na gadget ako. Pero hindi niya lang binibigyan niya ng kalihan ng Diyos sa buhay niya. Born again, kapag sinabi, born again, pinanganak ka muli, nawala ka na sa dati mong buhay. Kinalimutan mo na yung kasalanan. Ano, alam naman natin ang kasalanan, bakit yan ang kapahamakan sa atin? Hindi lang dito sa mundo, kundi hanggang sa kabilang buhay. Hindi mo talaga mararanasan yung paraiso. Ang mararanasan mo, you are separate to God. Ano? Ano mangyayari? Mayroon kang eternal separation from God. Ano mangyayari sa'yo? Eternal punishment doon sa impyerno.
Kaya napakahirap ng buhay na nandun ka sa kasalanan. Amen po ba? Kaya ngayon mga kapatid, sabi namin kung hindi lang kayo mapipigilan sa ginagawa niyo, mag-asawa na nga naman kayo. Tama ba yun? Ayun din naman eh. Yung ginagawa ng mag-asawa, ginagawa ng hindi mag-asawa. O, nasaan ka? Ay, di ba, sa kasalanan ka. So, kung hindi ka rin lang mapigilan ang mag-asawa mo, mawawala ka sa kasalanan. Amen po ba? Kaya lang mga kapatid, yung kwento ko kanina kay Pastor Alay na kami nanunungkot mag-asawa kahit anong pigil namin. Mga kapatid, huwag muna kayong makipagrelasyon. Kasi ang dami namin nakita ng ipagrelasyon, anong nangyari sa batang edad, anong nangyari? Okay na sabi. Ano? Pero ayaw makinig. Ano? Malungkot sa part namin kasi hindi kami nagkulang sa pag-guide sa inyo guys. Mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Pero pag ganyan ang ginagawa niyo, kayo problema ng bayan. Amen po ba? Kaya sabi namin, ang dami-dami na yung mga kabataan na binabantayan. Sabi ko nga, kung hindi nga lang talagang basahan, maglingkod sa Lord. Ano pa ka naman pakialam natin, ayaw nga makinigay. Bayaan mo na makita nila yung outcome ng kanilang matigasan ng ulo. Pero hindi, hindi nila kayo sa amin para pangalagaan kayo. Para i-guide kayo. Amen po ba? Are you listening, guys? Especially youth, young people, ay. Ha? Hindi dahil sobra na kasi na pastora lahat na lang pinakialaman. Pasalamat ka, pinapakialaman ka pa. Pag hindi na kita pinakialaman, magtaka ka na. Wala na akong sa'yo. Amen? Mapahamak ka, mabahala ka, matigas ka ulo mo. Amen po ba? Pero hindi yan ang heart na binigay sa atin ng Lord. Kahit anong suwain. Ang Diyos na lang mag-aayos sa'yo eh. Amen? Mas masakit pag ang Lord ang namarong sa'yo. Pero pag kami, light pa lang. Pero pag si Lord, ewan mo sa'yo. Pag si Lord ang namarong sa'yo. Pwede mo makaya. Kaya nalulungkot kami mag-asawa kasi yung mga pinagbawalan namin noon ng mga kabataan, ay talaga namang napakababata pa. High school pa lang sila. Ano namang ipapakain nila? Wala na ng trabaho. Hindi yun ang plano ng Lord sa atin. Amen? Ang gusto niya, magkaroon tayo ng bright future. Pagkano magkaroon ng bright future niya? Gusto mo makatapos? Iba naman ang ginagawa mo. Kung gusto mo makatapos, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Tama ba, kabataan? Amen. Ang love life, makakapagantay yan. Lagi namin sinasabi sa inyo, lagi yung sabihin sa Lord, Lord, in your perfect time, in your perfect will. Ano? Kailangan alam niyo yung perfect time ni Lord, yung nangyayari, naunahan niyo si Lord eh. Hindi kayo mapigilan. Amen. Tapos pag nagkakaroon ng problema, ayan na. Takbo na kay nanay. Takbo na kay tatay. Amen. Iiyak-iyak. O, di ba? Siyempre, kakadmiralan mo. Ayan na, nandiyan na yan. Napapagagamin natin. O, pag naman sinabi namin, Aba, mahirap na. Baka madobre pa ang kasalanan. Amen. Kaya yun naman na namin ngayon eh. Kaya pa may sinusumpong sa amin na, kung nakita ko po si Ganoon na yun mo ay, sabi naman ni Rev, yan, na, mag-aasawa na yun. Ay, nasasabihin namin, mapapahiyang man eh. Kasi bakit, tinuturo namin ay gano'n, tapos makikita nila yung kapatakan namin gano'n. Kung nakita ko po si Ganoon. Magagaling pa doon sa nagsumpong. Ano, para harang sa kanya? Makikita ka na ka ganyan, tapos ayaw ko masusumpong ka? Pagtago ka na nga naman, para hindi ka makita. Amen. Kaya kung may nagsusumbong pa, concern lang sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, concern sa'yo. Concern sa'yo. Hindi yung kung sinumbong ka, sip-sip lang nila kay Pastora. Sip-sip, mayroon pa bang ganyan dito? Di na uso yun ha. Kailangan pagkapamilya, concern ka. Kaya mo sinasabi, ayaw mo siya kapahamak. Kasi pag nakita mo nagbuntis, sana sinabi ko na. Nagsumbong na sana kay Pastora. Sana napagsabihan sila. Nako, kapag nga pinagsasabihan ni galit pa, ano, nawawala. Imbis lumapit sa Lord, nawawala sa presensya ng Diyos. Dapat sana, Lord, nasa kahinaan ako.
Tulungan mo ako. Lapit. Kumapit ka sa Lord. Buksan tao. Amen po ba? Alam mo pala nasa kapanginahan ka eh. Lapit sa Lord. Kasi si Lord lang ang makakapag-ayos niyan. Amen. Kaya marami tayong kapatahan ngayon, pinapantayan lang marami sa prayer. Kaya gusto namin guys, magpalakasan tayo through prayers. Kung alam ninyo may dapat ipanalangin ng kapatahan na nasa kanya na namang sitwasyon, huwag niyo ipagwalang pahala. Itulong niyo sa Lord, tulungan mo yung kapatid ko niyo, nasa kapanginahan siya. Makikita mo magugulat kami, inaayos ang Lord. Amen po ba? Amen? Naasama natin na lagi natin ipapanalangin ang ating kapwa, magagawa, kabataan. Ayaw natin silang hindi nila maranasan yung magandang plano ng Diyos. Amen? Huwag na nating sundan yung mga mali. Nakita na nga nating paliin. Eh, mayroon lang nagsabi, may kabataan tayo sa mauban, nawawala din, on and off, parang lang na. Amen? Nasabihin ni Rev, bakit hindi ka na natin? Ay, paano rin? Naan daw siya. Siya na'y natitisod sa kanyang kapwa, kabataan. Sabi nila, bakit? Eh, bakit ako? Iniwalay ako yung boyfriend ko. Sabi mo po, iniwalay yan. Bakit siya? Nakikita ko sila pa rin. Parang ibig sabihin, paano naman sinasabi mo sa akin, ako kay kasalanan. Sabi nila, para pa ako pa kayo ng parang sinusumbatan mo. Sabi nila, kayo lahat ay sinasabihan namin, magpasalamat ka, marunong kasumunod. Maingit ka doon, di marunong sumunod. Sabi ng Lord, ang kaingitan mo, yung marunong sumunod. Katulad mo, sumunod ka, ay magpatutuwa ko sa'yo. Sumunod ka eh. Eh itong kinatitisuan mo, ay sumunod siya pang nakita mo. Amen po ba? Amen. Kaya wag mong katitisuran yung kapwa mo. Lalo't ikaw ay nakakilala na sa Lord. Kasi tandaan mo, kung titingnan mo yung sarili mo, mas matitisod sila sa'yo. Pag nasa ganun kang kalangan nyo. Amen po ba? Kaya yun yung sinabi ni Rebe, aba, ikaw pa ang natisod. Kapag ka ikaw ay nasa liwanag na, hindi ka na dapat matisod. Sino ba ang liwanag? Si Christ. Kilala mo na si Christ eh. Kaya kahit anong makikita mo sa kapwa mo, bakit siya ganun, bakit siya ganun. Hindi ka makapagpatuloy. Hindi ka lalago kasi makikita mo yung kapwa mo. Nandun na nga sila sa ganung kahinaan eh, didikit ka pa. Dito ako, parehas kami ng sitwasyon. Naku, parehas kayo maglalamig. Dumikit ka sa malamig, di malamig ka rin. Dumikit ka dun sa on fire na magbibig na magbibig mo sa Lord. Sagurado, magbibig on fire ka rin. Amen po ba? Kaya yun naman namin sa inyo mga kabataan ha, hindi plano ng Diyos na kayo mag-asawa. Ano? Ano kaya ang mararamdaman mo na yung mga kabarkada mo, ganda pa ng buhay? Ano? Sila lahat ay ayos na ay successful, tapos ikaw. Ang dami mong trophy. Trophy bata din sa kaluwa. Trophy bata din sa kanan. O, sino may kasalanan? Choice mo yan eh. Di ba? Sana, kasi ganda nga ng plano ng Diyos sa'yo. Kaya lang, iniba mo yung plano. Yung plano mo ang sinunod mo kesa sa plano ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung masasaktan ka, mahirapan ka, choice mo. Amen po ba? Kung nagdurusa ka, choice mo yan. Amen? Pero kung sinunod mo yung plano ng Diyos, nabigyan ka niya ng buhay na ganang pagkasiyasiya, hindi mo maranasan yun eh. Amen? Naranasan mo yan, ganun pakalanggam. Kasi 21 pa lang ako, may anak na ako. Bilang patotoo. Nakita ko yung mga kaibigan ko, ganda na ng buhay. Kaya ako pa naman ang pinaka... Yan, manatas na yun. Ako yung pinaka magalinda, puno, sa klase. Taas ang nangyari ang aking kolega. Kasi sila gaganda ng buhay. Ako ang agad nagkaanak. Sino sisihin ko? Yung nanay ko? Hindi! Sisihin ko sarili ko. Kung ako hindi nagbadali, baka ganyan din ako sa kanila. Amen? Pero dahil hindi ako nawala ng pag-asa, ang ginawa ko, naglipot ako sa Lord. Ano ngayon? Ang ganda ng aking nararamdaman. Kapag nakikita ko sila, naawa na ako sa kanila. Bakit? Kasi sila lahat may maintenance na. May gawin na sila. Kasi may mga sakit na. Glory to God, ako wala pa. Para pa kayo sa kanila. Naglilingkod ka,
Kasi nakuha marami silang ganun. Pero kung yung natitikman nila pagkain, natitikman mo rin. Amen po ba? Yung nararating nilang lugar, nararating nila. Amen? So yun yung isang biyaya kung pagkalikot ka sa Lord, yung magandang plano niya, mararanasan mo. Amen po ba? Kaya huwag kayong mag-isip na, pag ako naman yung lagi nandiyan, paano naman ang buhay ko? Paano naman kami, paano naman ang pagkakang buhay? Nakuunayan mo lang sa Lord. Hindi naman sinabi ng Lord na iwanan mo nga ng buhay mo. Ang sabi ng gusto nga ng Lord, i-prosper ka eh. Kaya lang ang gusto ng Lord, unahin mo siya. Amen? Kapag nagka-blessing ka, unahin mo pa rin siya. Amen? Kapag ka, alam mo mayroon kang blessing, kahit unexpected blessing niya, ibigay mo pa rin ang para sa kanya. Nalala ko tuloy yung anak ko, mama, sabi mo naman, galit na sa pag-work, yung pagtatayin sa pag hindi. Lahat ng sumalit sa iyong kamay na hindi mo pinagpagalan, kahit sa ibigay lang, ibigay mo yung tithes para pagpalaan yung nagbigay. Amen? Hindi na naman ito pagpapalaan eh. Yung nagbigay, dadaloy sa kanya yung pagpapala kasi itinites mo yung ibinigay niya sa iyo. Amen po ba? Kaya kinagdaman ng Lord sa ating maunawaan natin yung lahat ng utos niya. Kasi pag sinunod natin yung utos ng Diyos, lahat ng pagpapala na naalaan sa atin, ibubuhos ng Diyos. Amen? Kaya yung ating conclusion, kasi yung conclusion ko, granting na tayo, ngayon ko din. 1 Corinthians 2:9, pakinggan naman. 1 Corinthians 2:9. Ito yung conclusion. Kaya ba? So, balit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mga tao, naririnig ng tainan, ni hindi pa sumasabi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kanya. Sa kanya. Praise the Lord! Kapagmahalan ng Diyos, sinunin natin siya. At nakikita mo yung biyaya, yung mga pagkapala na nakalaan para sa mga umiibig sa kanya. Amen po ba? Kaya sige po, tayo po ito ngayon at aawin na natin ng Diyos. Okay, let's go sila. Pwede bang awin ka natin yung ano? Yung kay Bishop? Tagalog? Tagalog? Okay. Pamit ka natin ng Lord. Ang sarap kasi ito yung nakata namin ni Reverend ng magaling araw. Sa po, sarap o wiki ng araw nito, ano? Nandito talaga yung pangako ng Diyos, ano? Napapaguhin niya talaga yung buhay mo, aayusin niya talaga yung buhay mo kapag talagang ikaw ay nagsumamo, no? Sa Lord, napaguhin ka niya, ayusin ka niya, ano? Kapag lumapit ka sa Diyos, maraming gagawin ng Diyos na kamanghapanghang bagay. Ano po ba? Kaya sa umaga nito, lumapit tayo lang sa Lord. Sa pamamagitan ng ating pag-awit ngayon, ituloy mo sa Diyos, ano? I-acknowledge mo siya, ano? Na ikaw ay nabibless sa mga biyaya na ipinagkakalog niya. Sa lahat ng mga bagay na hindi mo inaasahan pero ibinibigay niya. Amen po ba? Praise God. Meron ba tayong ano? Meron ba tayong lyrics niya? Ayan, hindi ko tapos sila. Oh,
Salamat o Diyos sa mga salita mo na nagbigay na naman ng tulay sa aming mga buhay. Salamat dahil sa iyong salita, binago mo kami, O God. Tulay nga po kapag ka sa aming, O God. Salamat o Lord na itong salita ito ay hindi lang masayang narinig, kundi ayaan po na ito'y aming pansabuhay. Palakaran o Diyos sa bawat araw. Lord, walang ibang marta sa aming, kundi ikaw lang. Pakita sa amin ang kabutihan mo, ang katapatan mo, O Diyos. Hallelujah. Lord, kung tunay nga po na kung hindi ka namin nakilala, hindi makakaroon ng magandang kulay ang aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Tunay yung salita mo. Na nais mo sa amin, prosper kami. Salamat na maspeto ng aming buhay at magkaroon kami na napakagandang hinaharap. At mangyayari lamang ito, O Diyos, kung kami patuloy na naglilingkod sa iyo. Mararanasan namin ang iyong mga pangako kung hindi kami lalayo sa iyo. Kayaan mo, Lord, na lagi kami pamalagi sa iyong banal na presensya. Ano man ang sitwasyon na aming kakaharapin, gano'n man ito kabigat, gano'n man ito malaki, O Diyos. Lord, kayaan mo na yung presensya mo, O Lord, ay nandun kami palagi upang, Lord, maging matatag kami kapag dumating na yung mga sitwasyon na kinayon na naas sa akin, Lord. Ikaw yung aming lakas sa aming pangako, ibinigkas mo kami, iingatan mo kami, at hindi kami dapat matakot o mabahala kung kanino man, O Diyos, kung ano ang sitwasyon na aming kakaharapin. Kaya, Lord, salamat, magsisilbing kalakasan namin itong gabay at magiging pag-asa namin sa hinaharap ng aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, at tunay nga po, Lord, na naranasan na naman namin yung amazing, Lord God, na kadakilaan mo. Your greatness, your goodness, O Lord God, your faithfulness.